Hi! Magandang araw po sa ating mga subscribers and mga followers ng aking vlog, Will Blanza, Realty TV. And today, meron ako share sa inyo paano magsimula or paano magsimulang mag-invest into real estate nang hindi ganun kalaki yung iyong kapital, no? Or I mean, yung even the salary, no? Kasi iba, pag sinabing real estate or condominium or house and lot, agad na pasok sa isip. It's a, millions agad ang pinag-uusapan, no? So, but then, meron tayong mga easy payment scheme or meron tayong mga pamamaraan paano makapagsimula na mag-invest. Kasi, yun yung unang ginawa ko nung with my first time investment sa condominium. By the way, guys, please subscribe to my channel, Will Blanza, Realty TV, and please click yung notification bell para every time na meron akong bagong video, malalaman nyo po, ano. And also, meron akong giveaway paparating na 2020. It's a planner for 2020. So, sa first three subscribers na magko-comment, bibigyan ko ng planner, okay? So, ito yung ano ko for 2020. So, pag-usapan na ganda rin, straight to the point na tayo. Wala nang paligoy-ligoy. Okay. So, as you all know, no, from SMDC ako, I'm a real estate sales manager ng SMDC. Meron ng akong anim na agents na nagbebenta. And also, including me, nagbebenta pa rin ako. Okay. So, paano nga ba magsimula ng investment with a very small capital? Ito very important din sa mga OFW. Share ko lang sa inyo yung very easy steps kung paano ako nagsimula. Okay? Yung unang investment ko with a condominium is dito yon sa Jazz Residences. Kung makikita nyo pa, si Ann Curtis pa yung model. Lumang-luma. Okay, so ito yung condominium na in-invest ko. Ito yung una kong binili. Nabili ko siya way back 2010. Yun yung time na nagpe-pre-selling itong Jazz Residences dito sa Makati. Okay, during the time, binibenta ko rin to. And also, I myself, naniniwala ako sa product ko. Kaya ako din, bumili ko, nag-invest din ako into our own property, SMDC Jazz Residences. So, magkano ba yung nabili kong condo by 2020? Okay? So, ang nabili kong condo, ang binili ko is yung 20 square meter na studio unit. During the time, ito yung pinakamaliit na cut, no? So ilapit natin para mas makita nyo. Okay, yan, alright. So 20 square meter studio unit. During the time, ang value ng studio unit is 2 million. 2 million pesos. Okay, so hindi ko kayang bayaran ng cash yan. So, merong payment terms nung time na yon. And also ngayon, ganun din naman yung mga developers. Like us, SMDC, we offer friendly payment terms. Okay? So, during the time, the 2 million is malaking amount. So, ano siya? 2010 to. Okay? Yun yung value ng condo nung 2010. For a studio unit. So, si SMDC, meron siyang payment terms, 20% DP, payable siya in 40 months. So, 40 months, it's 3 years and a half. So, lagay natin dito, 20% is 400,000. Yan yung down payment. Pero again, hindi mo kailangan bayaran ng cash yan or one-time payment. Si SMDC, nag-o-offer siya ng 40 months to pay zero interest. Kailangan mo lang mag-outright ng reservation fee na 25,000.
So, matitira ka dito, 775,000. Ito yung installment. Ito yung installment ko for 40 months. Yan. So, magkano ba yan? Ang monthly payment ko is nasa 9,375. Ito yung aking monthly payment for 40 months. Noong mga panahon na yun, may sahod, sumasahod na rin ako. Siyempre, agent ako, may commission na rin. So let's say, noong mga time na yun, nag-a-average na lang ng mga 50,000 pesos to 60,000 pesos. So, kaya ko ba yung 9,300? Kaya. So, ayun, konting tipid lang, no? Inalam ko lang kung ano ba yung mga expenses ko for the month. Ano ba yung mga needs ko? Ano ba yung mga wants lang? Ano ba yung mga wants lang? So, ganun lang kasimple. Tapos, nagtatabi lang ako ng 9,300. Instead, na ilagay ko sa bangko lahat tong pera or yung salary ko, nilalagay ko sa investment. Ito nga yung real estate. Eh nung time na yon, wala akong ibang maiisip na other investment kundi real estate. Okay? So, ito anong mga ito nung during the time yung mga OFW namin na clients na working in UAE, working sa US, sa Canada, no, Singapore, kumikita sila ng mga 80,000 to 100,000. So, talagang sila yung mga unang-unang mga buyers namin dito sa Jazz Residences. So, yun. Iba ka kinuha. Dalawang units, tatlong unit. Okay? So, 9,300 for 40 months. So, inantay ko lang. So, ito kasing 40 months na to. Ito yung construction period ng property. So, pre-selling, ibig sabihin, ginagawa pa lang yung property. Mura pa lang siya. No? And, babibili natin with the friendly payment terms. So, nung natapos yung 40 months, meron akong balance na 80%, which is 1.6 million. So, ito, mga around 2013. Tapos na yung condo, ano, ready na siya to move in. Okay? Pero syempre, si developer, si SMDC, bago ibigay yung susi sa'yo, kailangan itong 1.6 million, dapat mabayaran mo siya. Pwedeng cash or pwedeng loan. No? Noong mga panahon na yon, 2013, meron na rin akong ipon. Siguro, sabihin natin, meron ako mga 1.8 million nun. Siyempre, nakapagtatabi ako, and yung mga nabenta ko mga property, meron commission, meron akong 1.8 million nun. Pero nag-isip ako kung ika-cash ko lahat si 1.6 kasi pag kinash ko yon, mauubusan naman ako ng ano, ng extra money. Paano kung mayroong mga emergency, so wala akong pagkukuhunan. So ang ginawa ko, lumapit ako kay BDO, no? Banco de Oro. Si BDO is a company owned by SM and sister company ng SMDC. So parang hindi ka na rin lalayo from SMDC to BDO. Okay? So, but then, if meron ka mga banks like BPI, Metro Bank, PS Bank, lahat yon pwede naman, all major banks, pwede ka makapag-loan. No? Alright? So, I went to the bank, BDO. So, inalam ko ano ba yung mga requirements para makapag-loan ako. Ilo-loan ko yung 1.6 million. So, yan. Sinabi lang sa akin, magdala ako ng certificate of employment, tapos payslip, so copy ng IDs, passport, driver's license. So, yun yung mga number one requirements. Of course, alamin nila ano ba yung background ng uutang na tao. Then ano ba yung property na magiging collateral? Magiging collateral mo kasi is itong 20% down payment. So, yun, naipasa ko naman yung loan application, very basic lang naman kasi para ma-approve ka sa loan, dapat may trabaho ka. And dapat wala kang mga existing na mga, I mean, mga malalaking utang. Then wala kang mga unsa credit cards, yung mga hindi mo nabayaran na credit card, na credit cards, no, na na-blacklist ka. Basically, yun lang naman. Okay, so for a 1.6 million, at least dapat sumasahod ka ng mga 60,000 pesos pataas. Eh, para ma-approve ka.
So, yun, na-approve. Kinuha ko yung pinaka-longest term, 15 years term. Kasi bata pa ako. So, na-approve ako sa 15 years term. Okay, so, ang naging monthly ko is, by the way, ang interest na binigay sa akin is 6% per annum. 15 years term. Fixed 5 years. Ano ba ibig sabihin ng fixed for 5 years? Ang ibig sabihin ng fixed for 5 years, naka-lock in yung interest mo sa 6% for a period of 5 years. Kahit tumaas yung interest rate or bumaba sa loob ng 5 years na yan, hindi ka affected. Pero pagkatapos ng 5 years fixed, kung ano yung interest rate on the 6th year, yun yung magiging applicable. Or kaya, pwede mo na rin i-pay off ng cash yung balance mo. No, yung outstanding balance. Hindi mo naman kailangan tapusin yung 15 years term eh. Mamaya kukwento ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. Okay? So, with that, ang monthly ko sa bangko is 13,500. Yan. Ito yung monthly ko sa bangko na kukulugan. 13,500. So, kaya ko pa rin. Kasi noong mga time na yon, syempre, tumaas na yung salary ko. Ano, may mga ipon na ako, tapos yung mga commissions ko from way back na benta ko. So, syempre, kahit ikaw, kung regular employee ka, syempre tumataas yung ano mo, position mo. No? So, tumataas din yung sahod mo. Okay? So, kayang-kaya pa rin tong 13,500. Pero ang ginawa ko, guys, eto, pinarenta ko yung condominium unit, yung studio unit. Naparenta ko siya ng 20,000 pesos per month. Okay? 20,000 pesos per month. Ibig sabihin, may sobra pa akong 7,500. Ngayon, ang nagbabayad nung loan ko sa bangko is yung tenant. Alright? So, ngayon, ang tawag ko dito sa 7,500 is apply to savings. Yan yung term ko dyan. Apply to savings. Di ba? Parang, ang dali. No? Ito lang, initial investment ko for 3.5 years. 9.3. Kung di ako naglakas loob na start ng monthly payment na 9.3, hindi ako magkakaroon ng ganitong investment or yung 7.5. And guys, take note sa ngayon, okay? Ngayon, 2019 na ngayon, di ba? 2019. Alam niyo ba kung magkano value nitong 2 million condo na bili ko noong 2010? Ngayon, 4 million siya to 4.5 million. Nag-appreciate na yung value nung nabili kong studio unit na condo. Nag-appreciate siya by 2 million to 2.5. Kung ito nilagay ko lang sa bangko, for sure, hindi yan yung amount yan kasi syempre pwede ka matalo ng inflation. Bumaba ang value ng pera natin, tumataas sa mga bilihin. So para matalo mo ang inflation, ito isa sa mga simpleng pamamaraan. And of course, guys, itong loan ko na 15 years to pay, after 5 years, pinay off ko na siya. Hindi ko tinapos. So binayaran ko yung outstanding balance. So nabawasan yung mga interest. Okay? Ngayon, ang parent ko sa konto ko, hindi na 20,000. Pinaparent ko na siya ng 30,000 pesos per month. Okay? Tumaas yung value, tumaas yung rentahan, and tumaas yung monthly income mo by 30,000. Isa lang nga yung pinagsisihan ko dito. Nagsisisi pa rin ako. Dapat pala, dalawang studio unit yung kinuha ko or even tatlo. Kasi napakasimple, no? Napakasimple ng principle. Alam nyo, ginawa ko ngayon dun sa 30,000 ko. Ibinili ko siya ng condominium. No? So, bumili ko ng condominium dito sa Bloom Residences sa Sukat, Paranaque. Malapit lang din siya sa airport, 15 minutes. No? Very promising yung lugar. Maganda yung rental income. So, Bloom Residences by SMBC. Of course, now, wala ka nang bibiling 2 million. Okay? So, ang value ngayon ng typical condo is nag-range ng
4.5 million to 7.5 million depending on the location. So ang ginawa ko dito sa aking 30,000 per month, binili ko siya ng dalawang condominium. Tapos ngayon nagma-monthly ako ng 15k per month for each condo, no? Dun sa Bloom Residences na inaantay ko naman ma-turnover after 2 years and a half. Then yon, ready naman for rentals. So basically, ganun lang kasimple yung principle, paulit-ulit lang, no? Akala nung iba, mahirap mag-invest sa condominium, akala nila mataas yung kailangan malaki yung income mo para makabili ka ng condo. Hindi. Pwede ka magsimula with this amount. Or this amount, 15,000. Ito na kasi yung current ngayon. Ito na yung current market. This is the lowest, 12,000 to 15,000 monthly installment. So, and guys, basically nakatulong, no? Sana nakatulong sa inyo, nagkaroon kayo ng knowledge about dun sa real estate investing. And for those na gusto mag-invest, no, with SMDC sa mga condominium namin, we have lots of condominiums all over Metro Manila, even sa Iloilo and sa other parts ng ano like Davao, no, and other provinces. Magkakaroon kami soon by 2020. Just please, contact me lang po. I will leave my number dito sa baba. And set tayo ng meeting. Paliwanag ko sa inyo kung paano bang kumita with the condominium. And ano yung mga advantages and disadvantages of owning a condominium. Okay? And but for sure, there's a lot of advantages, no? Kung gusto nyong yumaman, kung gusto nyong magkapera, ito na yun. Alright, so kailangan ko na pumasok. Meron pa akong client meeting dito sa Mall of Asia. So please subscribe to my channel, Will Benza Realty TV.